Sa gitna ng lungsod ng Maynila, isang binatilyo na nagngangalang Phil ang nakahanap ng isang kahon sa tambakan ng basura. Madumi, puno ng alikabok, pero parang may kung anong humila sa kanya na damputin ito. Sa unang tingin, wala namang espesyal. Ngunit napansin niyang may nakaukit na pangalan sa ibabaw. May kung ano sa kanyang kalooban na hinila siyang kunin ng box na hindi niya maware kung anong posibleng laman. Maaaring silang gamit. Mga pinaglumaang damit o ano pa mang posibleng gamit meron sa loob ng box. Mila Santiago. Napakunot ang noon niya dahil iyon ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Hindi niya sukat akalain na makikita niya ang litrato ng kanyang ina sa basurahan. Tila nawindang ang buong pagkatao ni Phil dahil hindi niya inaasahan na bukod sa litrato ay may mauungkat rin siyang sekreto. Bago ka pa lang sa channel nito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bata pa lamang si Phil nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit. Wala siyang masyadong matandaan tungkol sa ina dahil 5 taong gulang pa lamang siya nang mangyari iyon. Iniwan silang mag-ina sa probinsya ng kanyang ama na ayon sa kwento ng ina ay nagpunta sa ibang bansa para mag-aral at magtrabaho. Pero mula noon hindi na ito nagparamdam. Nang mamatay ang kanyang ina, pinalaya si Phil mula sa bahay na inuupahan nila. Walang pamilya ang tumulong sa kanya. Sa kabutihang palad, may isang ale na nagmagandang loob na kupkupin siya at itinuring siyang parang tunay na anak. Mula probinsya, nagpunta sila sa Maynila para makapaghanap ng mas magandang buhay. Ngunit, palagi niyang nararamdaman ang pagkawala ng kanyang ina at ang kawala ng koneksyon sa ama na hindi niya kailanman nakilala. Ngayon, nasa basurahan sa isang sulok ng Maynila. Hawak niya ang kahon, dali-dali niya itong binuksan. At laging gulat niya sa mga laman nito. Mga larawan ng kanyang ina noong dalaga pa, ng kanyang nanay na may karagas sa kanya noong baby pa siya, at isang litrato ng isang lalaking hindi niya kilala. May mga lumang sulat din sa loob ng kahon. Maingat itong nakatupi. Binuksan ni Phil ang isa sa mga sulat at ang unang linya ay parang suntok sa dibdib niya. Mahal kong Ramon, bakit hindi ka na nagpaparamdam? Sunod-sunod ang pagbasa niya sa mga sulat. Sa bawat isa, nararamdaman niya ang lungkot at pag-aalala ng kanyang ina. Ramon, buntis ako. Sana nandito ka. Hindi ko alam ang gagawin. Ramon, nanganak na ako. Ang pangalan niya ay Phil. Sana makita mo siya. Parang ikaw siya. Bakit mo hindi sinasagot ang mga sulat ko? Hindi ba nila naihahatid sa iyo? Napabalik ang iba kong liham. Dumadaloy ang luha ni Phil habang binabasa ang bawat salita. Parang muling bumukas ang sugat ng kaniyang pagkabata at nadagdagan ito ng sakit na nalaman niyang iniwan din pala ng kanyang ina ang kahon na ito. Sa kabila ng lahat ng hirap, nananatiling umaasa ang ina niyang si Mila na balang araw babalikan sila ng lalaking minahal nito. Ramon, bulong niya sa sarili habang pinipiga ang pangalan. Hindi niya kilala ang lalaki, pero ramdam niya ang pangako sa sarili ng kanyang ina na maiparating sa kanya ang lahat ng ito. Ngayon, siya na ang gagawa ng paraan para mahanap ang Ramon na iyon. Sa loob ng isang masikip na kusina, ng isang maliit na karinderya, abala si Phil sa paghuhugas ng mga plato. Sumasideline siya ng trabahong ito para makadagdag ng kita sa araw-araw. Bagamat hindi niya gusto ang ginagawa, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang kumita para sa sarili, lalo na't wala naman siyang inaasahan. Phil, dalhin mo nga itong pagkain sa mesa 3. Sigaw ng amo niyang si Aling Rosa, ang may-ari ng karinderya. Opo, Ma'am Rosa, sagot naman ni Phil. Nagmamadali pang punasan ng basang kamay sa apron niya. Pinuhat niya ang tray na may nakapatong na 2 plato ng sinigang. Dahil sa pagmamadali at kaba, hindi niya napansin ang basang parte ng sahig.
Nadala siya at tumilapo ng tray sa ere. Tumalsik ang sabaw sa sahig at sa mesa at nabasag ang isang plato. Ay, Diyos ko! Sigaw pa ni Aling Rosa. Agad na lumapit sa kanya. Ano ba naman yan, Phil? Hindi mo ba nakikita ang sahig? Ang dami-dami mo talagang kapalpakan. Pasensyoso namang tumayo si Phil, nanginginig sa kaba. Pasensya na po, Ma'am Rosa. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Galit na sabi ni Aling Rosa. Alam mo bang mababawasan ang kita ko ng dahil dito? Kanina ka pa puro sablay. Pinulot ni Phil ang basag na plato at nagsimula ng magpunas ng kalat. Pero imbes na mapayapa ang amo, lalo pa itong nagalit. Sa sobrang init ng ulo, bigla nitong dinampot ang isa pang plato ng pagkain mula sa counter at ibinato ito sa harap ni Phil. Kung puro kapalpakan lang ang gagawin mo, huwag ka nang magtrabaho dito. Palpak ka talaga kahit kailan. Sigaw ni Aling Rosa, walang pakundangan sa dignidad ng binata. Napahinto naman si Phil sa ginagawa, natigilan sa pagkabigla. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa amo niyang puno ng galit. Ma'am Rosa, mahina ngunit matatag ang boses niya. Ginagawa ko pong lahat na makakaya ko. Pasensya na po kung nagkakamali ako pero tao rin po ako. Hindi po ako robot na perpekto palagi. Ah, ganon. Sagot pa ni Aling Rosa. Kung ayaw mo masigawan, di umalis ka na. Hindi kita kailangan dito kung ganyan ang trabaho mo. Tumango naman si Phil. Pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang bag at lumakad palabas ng karinderiya. Bitbit ang mabigat na kahihiyan bago siya tuluyang umalis. Saglit siyang huminto sa may pintuan at humarap kay Aling Rosa. Salamat po sa pagkakataon. Kahit ganito ang nangyari, sana po ay maayos pa rin ang negosyo ninyo. Pagkatapos ng sinabi niyang yon, tuluyan na siyang umalis. Sa labas ng karinderya, lumakad si Phil ng mabagal. Iniisip ang mga salitang binitawan niya at ang pagtapon ng pagkain sa kanya. Pinahid niya ang pawis at luha sa mukha. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Hindi dito natatapos ang laban ko. Habang naglalakad si Phil sa gilid ng kalsada, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Sa bawat takbang, bumabalik sa isip niya ang mga nangyari sa karinderiya. Ang sigaw ni Aling Rosa, ang pagkain na ibinato sa kanya, at ang mga titig ng ibang tao na parang pinagtatawanan siya. Hindi ko deserve yun. Bulong niya sa sarili, pilit na pinapatibay ang loob. Pagdating niya sa isang maliit na tindahan, nakilala siya ng tindero. Si Mang Edgar, isang mabait na may-ari ng sari-sari store, ang madalas na nagbibigay kay Phil ng libreng tubig o kahit tinapay kapag nahahalata nitong nagugutom siya. Oh, Phil, anong nangyari sa'yo? Para kang galing sa giyera. Tanong ni Mang Edgar, halata ang pag-aalala sa mukha. Natanggal po ako sa trabaho . Sagot pa ni Phil. Pilit na umiti kahit ramdam ang lungkot. Hindi ko po kasi naiwasan yung pagkakamali ko tapos... Iyon, nagalit si Aling Rosa. Umiling pa si Mang Edgar. Nako, alam mo naman si Aling Rosa, mainit lagi ang ulo nun. Pero huwag kang panghinaan ng loob ha. Marami pa namang pagkakataon. Salamat po, Mang Edgar. Sagot ni Phil. Kumuha siya ng isang piraso ng tinapay mula sa tindahan at binayaran ito gamit ang natitirang barya sa bulsa niya. Phil, teka nga muna. Pigil pa ni Mang Edgar habang inaabot ang sukli. Kung gusto mo ay may naghahanap ng tagapintura sa kabilang barangay. Kailangan nila ng tao para sa pag-aayos ng bakod. Hindi mang ganong kalaki ang bayad pero dagdag kita na rin. Agad na kumisla pang mata ni Phil. Talaga po? Saan po doon? Doon lang sa bahay ni Mang Tonio. Yung malaking bahay na kulay dilaw. Sabihin mo ako ang nagpadala sa'yo. Salamat po, Mang Edgar. Susubukan ko po bukas. Kinagabihan, nakahiga na si Phil sa maliit na kwarto niya sa isang barong-barong na inuupahan. Simple ang espasyo, may lumang banig at isang plastik na upuan.
Habang nakatitig sa kisame, iniisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pag-iwan ng nanay niya sa probinsya, hanggang sa mga trabaho niyang laging nagiging mahirap dahil sa tingin ng mga tao sa kanya. Sa lahat ng iyon, hindi siya kailanman sumuko. Hawak niya ang lumang litrato ng kanyang ina na nakuha niya mula sa kahon. Ang larawan ni Mila ang naging inspirasyon niya sa kabila ng lahat ng sakit at hirap. Ma, sana po makita niyo ako ngayon, bulong niya. Hindi po ako susuko. Pangako ko sa inyo yan. Maagang nagpunta si Phil sa bahay ni Mang Tonio para magtanong tungkol sa trabaho. Nakita niyang malaking bakod na ipinapapintura. Maraming kalawang at kitang-kita niyang mahirap ang trabahong yon. Pero hindi siya nagdalawang isip. Phil, ikaw pala! Bati ni Mang Tonio. Isang matandang lalaking medyo masungit ang itsura pero mabait pala kapag nakausap. Kaya mo ba to? Hindi madali itong trabaho. Opo, kaya ko po. Basta po kailangan ng tao, gagawin ko. Sagot ni Phil, puno ng determinasyon. Abay, magandang sagot yan, sabi pa ni Mang Tonio. O sige, subukan natin. Pero tandaan mo ha, hindi malaki ang bayad. Opo, okay lang po. Nagtrabaho si Phil buong araw sa ilalim ng araw. Puno ng pawis at pintura ang buong katawan niya. Pero hindi niya iniinda ang pagod. Sa bawat takbang ng kanyang ginagawa, iniisip niya ang kanyang ina. Ang pangarap niyang balang araw ay makaahon sa hirap at ang paghahanap niya sa kanyang ama. Sa gitna ng trabaho, nilapitan siya ni Mang Tonio. Phil, abay, mukhang masipag ka talaga. Gusto mo bang tumulong din dito sa iba pang gawain kapag natapos mo na ito? Tanong ng matanda. Numiti si Phil kahit pagod. Opo, Mang Tonio. Basta po kailangan niyo ng tulong, andito lang po ako. Habang papalapit ang gabi, natapos ni Phil ang unang bahagi ng trabaho. Sa kabila ng hirap, naramdaman niyang may maliit na pag-usad sa buhay niya. Sa isip niya, isang bagay lang malinaw. Kahit ilang beses ako madapa, tatayo at tatayo pa rin ako. Ginamit ni Phil ang natitira niyang pera para maghanap ng impormasyon tungkol kay Ramon. Sa tulong ng internet sa public library, nakita niya ang ilang article tungkol sa isang Ramon Velasco, isang kilalang negosyante at president ng isang malaking kumpanya. Siya na kaya? Tanong niya sa sarili. Pero may litrato ang article na yon at may pagkakahawig nga ito sa lalaking nasa larawan sa kahon. Tumibok ang puso niya sa kaba at pag-asa. Kinabukasan, maaga ulit nagising si Phil para tapusin ang pagpipintura. Dumating naman si Mang Tonio para tignan ang progreso ng trabaho. Phil, maayos ang gawa mo, sabi pa ni Mang Tonio habang tinitingnan ang bagong pinturang bakod. Hindi perpekto pero halata namang ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Pagkatapos nito, may isa pa akong proyekto. Gusto mo bang kunin? Tumingin si Phil kay Mang Tonio, ramdamang pag-asa. Opo, basta po may trabaho, gagawin ko po. Inalok ni Mang Tonio si Phil na tulungan siya sa pag-aayos ng isang lumang bodega. Habang naglilinis si Phil, napansin niyang may isang kahon na puno ng mga lumang papeles at litrato. Isa rito ang nakuha ang atensyon niya. Isang lumang invitation card sa isang charity event na pinangungunahan ng Ramon Velasco Foundation. Agad na tumigil si Phil sa ginagawa. Si Ramon Velasco? Siya ba yung hinahanap ko? Tanong niya sa sarili. Phil, anong nakita mo? Tanong ni Mang Tonio, napansin ang pagkatigil ng binata. Wala po, Mang Tonio. Mabilis niyang isinilid ang invitation card sa bulsa. Babalik na po ako sa trabaho. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Phil, inilabas niya ang invitation card at pinagmasa nito ng mabuti. Ramon Velasco, bulong niya sa sarili. Kung totoo man na ikaw nga ang tatay ko, kailangan kitang makilala. Hindi niya maiwasang balikan ang sulat ng kanyang ina at ang mga tanong nito kung bakit hindi na sumasagot si Ramon. Ang mga kwento ng hirap at saya ng pagiging mag-isa sa pagpapalaki sa kanya. Hindi kita papayagang magtago lang.
sabi niya pa sa sarili. Kinabukasan, nagtanong-tanong na si Phil tungkol sa Velasco Foundation. Nalaman niyang may malaking opisina ito sa business district sa lungsod. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tumunguroon. Dala ang kahon na may alaala ng kanyang ina. Pagdating sa opisina, humarap siya sa receptionist. "Good morning, ma'am," sabi ni Phil. Pinipilit maging ayos ang anyo kahit simple ang suot. "Pwede po bang makausap si Mr. Ramon Velasco?" Tumingin naman na masama ang receptionist. "May appointment ka ba?" "Wala po, pero importante po talaga ito. Anak po niya ako." Napairap ang receptionist. "Anak? Lahat na lang ng gusto mo kapasok, ginagamit yung biniyang yan. Umalis ka na nga, bata." Hindi naman natinag si Phil. "Hindi po ako aalis hanggat hindi ko po siya nakakausap." Sa puntong yon, may dumaan sa harapan nila na isang babaeng elegante ang itsura. Halatang may mataas sa posisyon. Si Cassandra, ang fiance ni Ramon Velasco. Tumigil siya, tinitigan si Phil mula ulo hanggang paa. "Sino tong batang to? Bakit may dugyot dito sa lobby?" tanong ni Cassandra sa receptionist. "Ma'am Cassandra, sabi niya anak daw siya ni Mr. Velasco." Napangisi naman si Cassandra. Halata ang pangiinsulto sa mata. "Anak? Nakakatawa ka, bata. Huwag ka nga mag-ilusyon. Kung anak ka niya, hindi ka magmumukhang ganyan." Nag-init pa ang ulo ni Phil, pero pinigilan niya ang sarili. Tumayo siya ng diretso at matapang na hinarap si Cassandra. "Totoo po ang sinasabi ko. Kailangan ko lang po makausap siya." "Guard!" tawag pa ni Cassandra. "Palabasin niyo ang batang to. Hindi siya nababagay dito." Agad na lumapit ang dalawang guard para hatakin si Phil. Pilit siyang nagpumiglas. Pero mas malalakas ang mga ito. "Pakawalan niyo ako!" sigaw ni Phil, desperado. Sa pagatak ng mga guard, nabitawan niya ang kahon na bitbit niya. Tumilapon ito sa sahig at nagkalat ang laman ng mga litrato, sulat at iba pang alaala mula sa kanyang ina. Nagulat naman ang lahat sa nangyari. Napatingin pa si Cassandra sa mga litrato na nagkalat sa sahig. Isang larawan ang kumuha ng atensyon niya. Litrato ni Ramon, kasamang isang babaeng hindi niya kalala, at isang sanggol sa kanilang mga bisig. "Stop!" Isang malakas na boses ang pumuno sa lobby. Lahat ay napatingin kay Ramon Velasco, nakakarating lamang. Nakita niya ang kalat sa sahig at ang galit na mukha ni Phil. "Ano nangyayari dito?" tanong pa ni Ramon. Matalim ang tingin kay Cassandra at sa mga guard. "Sir, itong batang ito," simula ni Cassandra. "Nagkakalat ng kung ano-anong kwento. Sabi niya anak niyo huraw siya." Nanatili namang tahimik si Ramon habang nakatingin kay Phil. Napansin niya ang mga sulat at litrato sa sahig. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isang larawan. Nang makita niya ang mukha ni Mila at ang sanggol sa litrato, natigilan siya. "Phil ba ang pangalan mo?" tanong ni Ramon. Mababa ang boses. "Oo," sagot ni Phil. Nanginginig ngunit puno ng tapang. Hindi na nakapagsalita pa si Ramon. Hawak ang litrato, nakita niyang mukha ng anak na hindi niya kailanman nakilala. "Mabuti pa umalis ka na, para hindi ka nakakaabala sa mga nagtatrabaho." Mahinahong wika ni Ramon kay Phil kaya umalis na lamang siya ng tahimik, pero hindi siya magpapatalo. Sa sumunod na linggo, muling nagpunta si Phil sa opisina ng Velasco Corporation. Suot ang kanyang lumang tsinelas at kupas na t-shirt, lumapit siya sa guard na nasa harap ng ingranding building. "Gusto ko pong makausap si Mr. Ramon Velasco. Nanggaling na ho ako dito nung nakaraan," sabi niya. "May appointment ka ba? Baka naman manggugulo ka lang, ha?" sagot ng guard habang ini-inspection siya mula ulo hanggang paa. "Wala po, anak niya po ako. Kahit itanong niyo pa po sa kanya." Napahagalpak pa ng tawa ang guard. "Anak? Aba, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang linya." Napatingin ang ibang empleyado sa gilid dahil sa ingay.
Isang babae na kakot ang napadaan at nagtanong. Ano nangyayari dito? Eh ma'am, sabi ho nitong bata, anak daw siya ni Mr. Velasco. Napangiwi ang babae. Bakit niyo pinapayagan ng mga dugyot na ganito sa harap ng building? Pinalalabas niyo lang na hindi maayos ang seguridad dito. Noong nakaraan, sabi apo, meron pa pinsan. Aba talagang halang ng sikmurahan ng mga taong nagsisinungaling para lang sa ano, sa pera? Sumabat si Phil. Hindi ako dugyot. Totoo ang sinasabi ko. Anak niya ako. At hindi ako gumagawa ng kwento lang. Mas lalong na-insulto ang babae. Bata, hindi ka ba marunong mahiya? Tumatawag ka ng pansin ng ganyan? Iniutos niya sa guard. Palayasan mo na nga to, baka kung ano pang magawa ko dito, napipiko na ako. Hinawakan ng dalawang guard si Phil sa magkabilang braso para kalad ka rin palabas. Stop! Malakas na boses na umalingaw-ngaw mula sa likod. Napahinto ang lahat. At napatingin sa direksyon ng boses. Isang lalaki na nasa maayos na suit ang naglakad papunta sa kanila. Napalingon si Phil at ang mga tao sa paligid nang marinig ang malakas na utos. Isang matipuno at maayos ang postura na lalaki ang lumapit sa kanila. Malinaw ang tensyon sa mukha nito habang tinitingnan ang kalat sa sahig. Siya, si Ramon Velasco, ang presidente ng kumpanya. Ano nangyayari dito? Oh, ikaw na naman? Gaano ba kahirap sa inyong pigilan ng batang to na manggulo? At ano ba talagang balak mo ha, bata ka? Tanong ni Ramon. Malamig ngunit puno ng otoridad ang boses. Agad na tumayo ang babae na kanina'y galit na galit. Sir, itong batang ito, naggalat na kung ano-anong kwento. Sabi niya anak niyo raw ho siya. Nung nakaraan naman may nagsabing apo niyo raw. Eh mukhang pera lang naman ang kailangan ng mga to eh. Nagangat pa ng tingin si Ramon kay Phil. Anak daw ka ta? Tanong niya. Bahagyang may halong pagdududa. Tumayo si Phil, nanginginig ang kamay ngunit hindi nagpatalo sa kaba. Oo, kayo ang tatay ko. Kahit tignan niyo pa tong mga dalahong litrato. Wika ni Phil at nilabas sa kanyang bulsa ang mga litrato na agad tinabig ng kasama ni Ramon. Tumawa ang babae. Sir, halatang naghahanap lang ng pera yung bata. Baka modus lang. Naputol ang sinasabi niya na yumuko si Ramon at pulutin ang mga kalat na nagmula sa tinabing na kamay ni Phil. Kinuha niya ang isang litrato at tumigil ang kaniyang mga kamay. Ang nakasulat sa likod ng larawan ay Mila at Ramon. Kasunod nito, pinulot niya ang isang sulat. Binasa niya ito na mabilis at para bang nagbagong ekspresyon sa kanyang mukha. Ramon, bakit hindi ka na sumasagot? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana alam mo kung gaano kitang kamahal. Sana alam mo rin kung gaano ko kagustong makita mo ang anak nating si Phil. Natigilan si Ramon. Unti-unting humigpit ang hawak niya sa papel habang nararamdaman ang bugso ng emosyon. Si Mila. Bulong niya sa sarili, ngunit sapat na para marinig ni Phil. Anong pangalan mo, bata? Tanong ni Ramon, pilit na pinapanatili ang malamig na tono ng kanyang boses. Phil. Phil Santiago. Sagot ang binata, puno ng lungkot at pagkabigo sa mga mata. Halos mawala naman ang lakas si Ramon sa narinig. Ang pangalan iyon, mula sa sulat ni Mila, ang pangalan ng anak na hindi niya kailanman nakilala. Tumayo siya at tumingin ang diretso kay Phil. Ikaw ba talagang anak ko? Tanong niya. Ngunit ramdam na sa boses niya ang halong guilt at takot. Oo. Sagot ni Phil nang walang pag-aalanlangan. Si Nanay Mila ang nagsabi. Nabasa ko mga sulat ninyo. Bakit niyo siya iniwan? Bakit hindi kayo nagparamdam? Nagsimulang magdagsaan ang luha ni Phil. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay namin?
Wala akong tatay habang lumalaki ako. Wala kaming pera. Namatay si nanay sa sakit dahil hindi namin kaya magpagamot. At lahat ng sulat niya sa'yo, bakit walang sagot? Napaatras si Ramon sa bigat ng mga tanong na iyon. Naghalo ang hiya at sakit sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Phil, pero umatras ang binatilyo. Phil, simula ni Ramon. Hindi ko alam na nangyari lahat ng iyon. Habang nakatingin si Ramon sa sulat, bumalik sa kanya ang mga alaala. Bata pa siya noon, puno ng pangarap. Iniwan niya si Mila sa probinsya para mag-aral sa ibang bansa. Nang sumulat si Mila na buntis siya, nasindak siya sa responsibilidad. Ngunit bago pa man niya magawang bumalik sa Pilipinas, nawala ang mga sulat ni Mila. Sa halaunan, nalaman niyang ang mga sulat ay naipit sa isang komplikasyon sa koreo. Lumipas sa mga taon at natakot siyang harapin si Mila. Hindi niya alam kung paano siyang magsisimula ulit. Nabalot siya ng hiya. At imbes na balikan ng pamilya niya, nilunod niya ang sarili sa trabaho. Pagkatapos ng emosyonal na tagpo sa opisina, hindi mapakali si Ramon. Bagamat ramdam niya sa kanyang puso na posibleng totoo ang sinasabi ni Phil, hindi niya basang maitatanggi o tatanggapin ito nang walang konkretong ebidensya. Kaya agad niyang inutusan ng kanyang assistant na maghanap ng pinakakilalang DNA testing clinic sa lungsod. Tumawag siya sa clinic at nagpa-schedule agad ng test para sa kanila ni Phil. Kinabukasan, dinala ni Ramon si Phil sa isang sikat na medical facility. Tahimik si Phil habang nasa sasakyan nila. Hawak pa rin ang kahon ng alaala ng kanyang ina. Sa isip niya, hindi na mahalaga kung ano magiging resulta. Ang mas mahalaga ay malaman kung may tunay nga bang bahid ng responsibilidad o malasakit si Ramon sa kanya. Pagdating sa clinic, sinalubong sila ng doktor at mga nurse. Napakaganda at moderno ng pasilidad. Bagay na noon ay hindi man lang naisip ni Phil na mararanasan niya. Habang inaasikaso ang papeles, tumingin si Ramon kay Phil at tahimik na sinabi, Phil, kung ano man ang lumabas na resulta, gusto kong malaman mo na seryoso ako sa lahat ng gagawin ko para sa'yo. Hindi ko na kayang bawiin pa ang nakaraan, pero nais kong magsimula ulit. Hindi naman sumagot si Phil. Tumangu lamang siya, pero halata sa kanyang mukha ang tensyon at lungkot. Sa loob ng testing room, kumuha ang doktor ng dugo mula kay Ramon at Phil. Tahimik lamang ang dalawa habang isinasagawa ang proseso. Ramdam ni Phil ang malamig na bakal ng karayom, pero mas malamig pa ang nararamdaman niya sa presensya ni Ramon. Hindi niya lubos maisip kung paano siya dapat kumilos sa harap ng taong maaaring ama niya. Ang taong iniwan silang mag-ina at nagpatuloy sa marangyang buhay habang sila'y naghihirap. Pagkatapos ng pagsusuri, inimbitahan sila ng doktor sa lounge habang hinihintay ang resulta. Habang nakaupo sa malambot na sofa, hindi naman napigilan ni Phil ang magtanong. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nagbuntong hininga si Ramon. Phil, hindi ko alam na nabuntis ang nanay mo. Kung alam ko lang, hindi ko hahayaang maghirap kayo. Talaga? Sagot ni Phil na puno ng paet. Pero nung buhay pa siya, hindi ka malang nag-abala na balikan siya? Ni hindi mo sinubukan? Natigilan si Ramon. Hindi yung ganun kasimple, Phil. Ang pamilya ko, hindi sila papayag na makipag-ugnayan ako kay Mila. Noong una natatakot ako, pero alam kong pagkukulang ko yun at hindi ko na nabawi. Ang dali mo lang sabihin na hindi ganun kasimple. Pero kami, simple lamang ang buhay namin, kumain ng 3 beses sa isang araw. Simpleng bahay na matutulugan. Simple lang din ang hinihingi ng nanay ko. Ang malaman niya kung mahal mo pa ba siya. Pero ni sulat, ni tawag, wala. Ramdam ni Ramon ang bigat ng bawat salitang sinabi ni Phil. Alam niyang may karapatan itong magalit. Matapos ang 3 araw, bumalik si Ramon at Phil sa clinic para sa resulta ng DNA test.
Parehong tahimik ang dalawa habang hawak ng doktor ang isang sobre. Mr. Velasco, Mr. Santos, sabi ng doktor habang binubuksan ang sobre. Ang resulta ng DNA analysis ay nagsasabing magkadugo kayo. Mag-ama kayo. Parang tumigil ang mundo ni Ramon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Si Phil naman kahit inaasahan na ang sagot ay hindi naman mapigilan ang panginginig. Totoo nga. Bulong ni Phil. Tumingin siya kay Ramon. Puno ng galit, ngunit halatang may kirot din. Ikaw nga tatay ko. Tumayo si Ramon at lumapit kay Phil. Hawak niya ang ulat mula sa doktor. Pero mas mabigat ang kanyang nararamdaman kesa sa hawak na papel. Phil, sabi ni Ramon sa mababang boses. Alam kong wala akong magagawa para bumawi sa mga pagkukulang ko. Pero ngayon na alam kong ikaw ang anak ko, gusto kong magsimula muli. Gusto kong itama ang lahat ng mali. Tiningnan siya ni Phil ng diretso. Simulan muli. Paano? Kaya mo bang ibalik ang buhay ng nanay ko? Kaya mo bang burahin ang lahat ng hirap ng pinagdaanan ko? Ang gutom. Ang malalamig na gabi. Ang mga panlalait na tinanggap ko dahil wala akong ama. Hindi naman agad nakasagat si Ramon. Tumingin siya sa papel na hawak niya at huminga ng malalim. Phil, hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Pero kaya kong siguraduhin na ang kinabukasan mo ay magiging mas maganda. Gawin mo akong bahagi ng buhay mo at ipapakita ko sa'yo na kaya kitang mahalin bilang isang ama. Matapos ang emosyonal na DNA test, hindi agad nakabalik si Phil at Ramon sa pag-uusap. Halos isang linggo rin ang lumipas bago nila muling magkasama. At ito ay dahil sa personal na problema na kinaharap ni Ramon sa kanyang negosyo. Sa mga araw na yon, abala si Ramon sa pagtugon sa mga alalahanin sa kanyang kumpanya. Isang malaking proyekto ang nanganganib, mabaalam dahil sa mga issue sa logistics. Tahimik si Ramon habang nasa harap ng kanyang desk. Hawak ang telepono at nakikinig sa ulat ng kanyang assistant. Sir, ang kliyente po sa Singapore, nagbabanta na kakalas kung hindi maayos ang delivery ng material sa loob ng 2 linggo. Sabi ng assistant niya. Napabuntong hininga si Ramon. I want this fixed immediately. Call our suppliers in China and negotiate for expedited shipping. Kung kailangan magdagdag ng bayad, gawin ninyo. Yes, sir. Sagot pa ng assistant bago umalis. Habang sinusubukan ni Ramon na ayusin ang problema sa negosyo, hindi mawala sa isip niya si Phil. Alam niyang mahalaga ang oras at dapat sana ginagamit niya ito para mas makilala ang kanyang anak. Pero hindi maiwasang unahin ang krisis sa kumpanya. Samantala, si Phil naman ay nagpatuloy sa simpleng buhay sa inuupahang maliit na kwarto sa lungsod. Kahit pa inaasikaso na siya ni Ramon at sinusuportahan sa araw-araw, ramdam pa rin niya ang layo ng agwat nilang mag-ama. Sa tuwing binabalikan niya ang mga sulat ng kanyang ina, lalo siyang nabibigatan sa ideya ng pagpapatawad. Kung talagang gusto niya ako makilala, bakit parang laging may iba siyang inuuna? Tanong ni Phil sa sarili habang binabasa ang isa sa mga liham ni Mila para kay Ramon. Makalipas ang halos 1 linggo, natapos din ni Ramon ang mga issue sa negosyo. Sinigurado niyang maayos ang lahat bago tuluyang maglaan ng oras para kay Phil. Agad siyang tumawag sa binata at nag-alok na magkita sila. Phil, gusto ko makita ka. Mag-usap tayo, sabi ni Ramon sa telepono. Natagal kitang hinintay ah, sagot ni Phil ng malamig. Ano bang mahalaga sa'yo, Ramon? Ako ba o ang trabaho mo? Alam ni Ramon na nararapat lamang ang tanong na iyon ni Phil, pero hindi niya napigilan na mapaluha. Phil, alam ko may mga pagkukulang ako, pero hayaan mong patunayan ko sa'yo na ikaw ang priority ko ngayon.
Nagkita nga sila sa isang simpleng restaurant, malayo sa marangyang mundo ni Ramon. Umorder lamang sila ng kape at tahimik na nag-usap. Phil, panimula ni Ramon. Pasensya ka na ako natagalan akong bumalik sa'yo. May kinailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita nakakalimutan. Hindi mo ako nakakalimutan? Pagulit pa ni Phil na halatang sarkastiko. Ganito ba ang paraan mo para iparamdam yan? Iniwan mo ako ulit, Ramon. Parang noong iniwan mo ang nanay ko. Tumahimik si Ramon at tumingin sa mesa. Alam niyang hindi magiging madali ang usapan nila. Phil, hindi ko naman gustong iwan ka. Gusto ko maayos ang lahat para pagdating ng panahon, wala na maging problema sa buhay mo. Ayoko maranasan mong mga hirap na naranasan mo dati. Pero Ramon, sagot pa ni Phil, ang kailangan ko lang naman ay ang presensya mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng mga regalo mo. Gusto ko lang maramdaman na importante ako sa'yo. Tumingin si Ramon kay Phil. Ang sakit at pagsisisi ay malinaw sa kanyang mukha. Phil, simula ngayon, pangako ko, bibigyan na kita ng oras. Hindi ko nahahayaang mawalan ulit tayo ng koneksyon. Bagamat malamig pa rin ang trato ni Phil, naramdaman niyang may sinseridad na sa mga salita ni Ramon. At sa araw na iyon, napag-usapan nilang dalawa na susubukang magbigay ng pagkakataon sa kanilang relasyon. Habang pauwi si Phil, bitbit niya ang kahon ng alaala ng kanyang ina. Sa isip niya, ang relasyong ito ay magiging mahirap. Pero kailangan niyang subukang bigyan ng pagkakataon si Ramon kahit na hindi siya sigurado kung kailan niya ito tuluyang matatanggap bilang isang ama. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan niyo, Phil, sabi ni Ramon, halos pabulong. Pero hindi ko rin alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi niyo mababawi, matigas pa na sagot ni Phil. Patay na si nanay. Iniwan niya siya. Wala na siya. Napapikit na lamang si Ramon. Halatang tinamaan siya sa sinabi ng bata. Lumuhod siya sa harap ni Phil. Hindi iniinda ang tingin ng mga empleyado sa paligid. Phil, anak, hindi ko gustong mangyari lahat ng to. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataong itama mga pagkakamali ko, gagawin ko ang lahat. Bakit pa ngayon? Para saan pa? Tumulo ang luha ni Ramon. Dahil karapatan mo ang makilalang ama mo. At karapatan ko rin na ipakita sa iyo na gusto kong bumawi. Kahit huli na. Napaisip si Phil. Ang daming tanong. Ang daming galit. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang kuryosidad. Gusto rin niyang malaman kung sino nga ba talaga ang lalaking nasa harap niya. Sa huli, tinanggap ni Phil ang kamay ng ama. Hindi ito magiging madali, pero alam niyang dapat nilang subukan. May isa akong kondisyon, sabi ni Phil. Ano yun, anak? Sabihin mo sa harap nilang lahat kung sino ako. Tumayo si Ramon at tinarap ang mga empleyado at ang babaeng kaninay ng mamaliit kay Phil. Makinig kayong lahat, sabi niya. Ang batang ito, si Phil, ay anak ko. Natahimik ang buong opisina. Walang makapaniwala. Ang babae hindi makatingin ng diretso kay Phil. Pero si Phil, kahit nanginginig pa rin, ay naramdaman ng kaunting kapanatagan. Mula noon, nagsimula si Ramon na makilala ang anak niya. Inalok niya si Phil na lumipat sa kanyang mansyon. Pero tumanggi ang binata. Hindi kita tatanggapin ng ganun lang, sabi ni Phil. Hindi pera ang kailangan ko, Ramon. Patunayan mo na totoo kang ama. Hindi lang tao gustong magbayad ng kasalanan niya. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Phil, hindi sumuko si Ramon. Binilhan niya si Phil ng mga bagong gamit. Pinapasok sa maayos na paaralan at binigyan ng allowance para sa araw-araw.
Ngunit sa tuwing makikita ni Ramon si Phil, malinaw na hindi ito madaling makalimot. Isang gabi, inimbitahan ni Ramon si Phil na magapunan sa mansyon. Pagamat alanganin, pumayag si Phil. Sa gitna ng hapunan, nagtangkang mag-usap ang mag-ama. "Phil," sabi ni Ramon, "alam ko hindi pa sapat ang ginagawa ko. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ko. Gusto kong maging totoo sa'yo." Tumingin naman si Phil sa kanya. Tahimik ngunit puno ng damdamin. "Seryoso ka? Gusto mong maging totoo? Pero noong bata ako, nasaan ka? Nasaan ka nung walang-wala kami?" Napalunok si Ramon. Pero matatag niyang sinabi, "Phil, hindi ko mababawi ang nakaraan. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa'yo na kaya kong bumawi." Natapos ang hapunan na puno ng tensyon. Pero para kay Ramon, mahalaga ang bawat pagkakataon na makasama ang anak. Sa mga sumunod na linggo, patuloy na ginagampanan ni Ramon ang pagiging ama. Kahit na paulit-ulit siyang tinataboy ni Phil, hindi siya sumuko. Naniniwala siya na balang araw, matututunan din siyang tanggapin ng anak niya. "Phil," isang araw sinabi ni Ramon, "hindi kita bibitawan. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. At kahit ayaw mo na sa akin ngayon, hindi ako aalis." Tinitigan siya ni Phil at sa unang pagkakataon, may bahagyang luha sa kanyang mga mata. Matapos sa mga pagsubok at pagtatangka ni Ramon na makabawi kay Phil, unti-unti na sanang magkakaroon ng liwanag sa kanilang relasyon. Bagamat malamig pa rin si Phil at puno ng alindangan, pilit na sinusuyo ni Ramon ang anak sa pamamagitan ng oras, suporta at pag-unawa. Subalit isang mabigat na dagok ang dumating sa muling susubok sa kanilang bagong simula. Nagkasakit si Ramon. Isang sakit na bihirang makita at mahirap malunasan. Noong una, simpleng pagod lamang ang nararamdaman ni Ramon. Akala niya nga'y epekto lang ito ng stress mula sa trabaho at sa mga pagsubok sa buhay. Madalas siyang makaramdam ng pananakit ng katawan, pagkahilo at matinding ubo na hindi nawawala kahit anong gamot ang kanyang inumin. "Sir, mukhang kailangan niyo na pong magpahinga," sabi ng kanyang sekretarya habang pinipilit niya magtrabaho. "Hindi ako pwedeng tumigil. Marami pa akong kailangang asikasuhin," sagot ni Ramon, pilit na nilalabanan ang panghihina ng kanyang katawan. Sa kabila ng panghihina, sinika pa rin niyang bigyang oras si Phil. Sa bawat pagkikita nila, ramdam ni Phil ang pagod ni Ramon. Ngunit hindi niya ito binibigyan ng pansin. Sa isip niya, e baka simpleng sakit lamang iyon na kayang lagpasan ng isang taong kasing lakas ni Ramon Velasco. Isang gabi, habang nasa opisina si Ramon, bigla na lamang siyang nawala ng malay. Agad siyang isinugod ng kanyang mga tauhan sa pinakamalapit na ospital. Nalaman ni Phil ang balita mula sa assistant na Ramon. Bagamat nagulat, hindi niya maipaliwanag ang naramdaman. "Ano nangyari sa kanya?" tanong ni Phil na halatang nag-aalala. "Bigla na lang pong bumagsak sa opisina. Malala na po yata ang kondisyon niya," sagot ng assistant. Pagdating ni Phil sa ospital, nadatnan niya si Ramon sa emergency room. Nakakabit sa kanyang iba't ibang aparatos. Ang malakas na lalaking kinatatakutan at iginagalang ng marami, ngayon ay mukhang mahina at walang laban. Habang nasa kwarto, kinausap ni Phil ang doktor. "Doc, ano pong nangyari sa kanya? Ano bang sakit niya?" tanong niya na punong-puno ng pag-aalala. "Sa ngayon, hindi pa namin tiyak ang dahilan. Kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Pero base sa sintomas niya, maaring may kinalaman ito sa kanyang immune system," paliwanag ng doktor. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri, dumating ang doktor na may dalang resulta. Nagtipon-tipon ang pamilya ni Ramon kabilang na si Phil, ang kanyang mga abogado at ilang malalapit na kaibigan. "Mr. Velasco," simula ng doktor habang tinititigan si Phil. "Ang sakit ng iyong ama ay isang bihirang uri ng autoimmune disorder.
hindi pa ito lubos na nauunawaan at wala pang tiyak na lunas sa ngayon. Kailangan ng espesyal na gamutan at maingat na monitoring. Halos hindi naman makapagsalita si Phil, pakiramdam niya ay bumagsak ang mundo. Ano ang ibig sabihin nito, Doc? Gaano siyang katagal na mabubuhay? Tanong niya. Hindi natin matitiyak ang eksaktong oras. Pero may mga therapy at gamot na makakatulong upang mapabagal ang paglala ng kondisyon niya. Kailangang handa kayo dahil magiging mahirap ito para sa kanya at para na rin sa inyo. Sa unang pagkakataon, napilitan si Phil na manatili sa tabi ni Ramon habang mahirap para sa kanya ang pagpapatawad. Hindi niya kayang talikuran ang responsibilidad na alagaan ang ama, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Eric Sigura from Pasay at Lovena Lynette from Camarines Norte, Tabugon, Pukan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Phil, mahinang sabi ni Ramon habang nakahiga sa kanyang kama. Pasensya na ako na damay ka pa sa lahat ng to. Ayoko maging papikat sa'yo. Hindi mo kasalanan to, Ramon. Sagot ni Phil na itinatago ang kanyang lungkot. Pero hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Hindi naman ako sanay sa ganito. Ang presensya mo lang ay sapat na. Sabi pa ni Ramon habang hawak ang kamay ni Phil. Bagamat may distansya pa rin ang kanilang relasyon, hindi naman maiwasan ni Phil na maantig sa kanyang ama. Sa bawat araw na dumadaan, unti-unti niyang nakikita ang kahinaan at pagiging tao ni Ramon, bagay na hindi niya nakita noon dahil sa galit at hinanakit. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Dumaan si Ramon sa iba't ibang therapy, mula sa mahigpit na dieta hanggang sa mga eksperimento ng bagong gamot. Madalas siyang makaramdam ng matinding sakit at pagkabalisa, bagay na nagpapahirap kay Phil bilang isang tagapag-alaga. Isang gabi, habang nagpapahinga si Ramon, bigla itong nagsimula ng magsuka at nilagnat ng mataas. Doc, kailangan niyo pong pumunta rito, sigaw ni Phil habang hinahanap ang mga nurse. Pagdating ng doktor ay sinuri kaagad si Ramon. Kailangan natin siyang dalhin sa ICU. May komplikasyon na nangyari, sabi ng doktor habang inaayos ang mga kagamitan ni Ramon. Habang binubuhat si Ramon papunta sa ICU, tumayo naman si Phil sa gilid ng hallway. Pinagbasta niya ang kanyang ama na ngayon ay mukhang malapit ng sumuko. Hindi niya naman mapigilan ang pag-agos ng luha. Bakit ngayon pa? Bakit kayo nagkakaayos na kami? Tanong niya sa sarili habang pinipilit pigilan ang emosyon. Sa mga araw na nasa ICU si Ramon, mas lalong nararamdaman ni Phil ang halaga ng pamilya. Minsan, habang tinitingnan niya ang natutulog na ama, naiisip niya ang mga pangako nito noong una silang nakita. Gusto kong bumawi, Phil. Naalala niyang sinabi na Ramon. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Ngayon, parang siya naman ang may utang na loob sa kanyang ama. Kahit galit at sakit ang bumabalot sa kanyang puso noon, nararamdaman niyang may bahagi sa kanya na gustong magsimulang muli. Kung kaya mong ipaglaban ang buhay mo, Ramon, bulong niya sa sarili. Kaya ko rin ipaglaban ang pagiging mag-ama natin. Matapos ang ilang araw, nagising si Ramon mula sa kanyang critical na kondisyon. Agad na pumunta si Phil sa kanyang tabi. Phil, mahinang tawag na Ramon. Ramon, nandito lang ako. Sagot naman ni Phil habang hawak ang kamay ng kanyang ama. Tinitigan siya na Ramon. Halatang humihina na, ngunit puno ito ng pasasalamat. Pasensya ka na kung parang nabigo ulit kita.
Hindi ko malang nasimula ng maayos ang relasyon natin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Sabi pa ni Phil na pinipigil ang pag-iyak. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi pa tapos ang laban natin. Ngumiti naman si Ramon, kahit hirap. Salamat anak. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Simula noon, ipinangako ni Phil sa sarili na gagawin niya ang lahat upang maalagaan ang kanyang ama. Sa kabila ng kanilang masamalimuot na nakaraan, nakita niya ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal. Sa bawat araw na dumaan, naging mas malapit sila sa isa't isa. Kahit pa unti-unting nararamdaman ni Phil na maaaring hindi na magtagal si Ramon sa mundo. Sa kabila ng sakit at hirap, natutunan ni Phil na ang pamilya ay hindi kailanman perpekto. Pero lagi may pagkakataon upang ayusin ang anumang nasira hanggat hindi pa huli ang lahat. Habang nakakulong sa ospital si Ramon, patuloy na dumadaan sa mahirap na paggagamot at pagpapagaling. Kasabay ng kanyang pagkakasakit, nagsimula ring magbago ang takbo ng negosyo ni Ramon Velasco. Ipinasa niya ang mga mahahalagang desisyon sa kanyang anak na si Phil. Kaya't ngayon, ang binata ang kumakatawan sa kumpanya sa mga board meetings at kasosyong mga negosyo. Ngunit, hindi naman naging madali ang lahat. Habang si Ramon ay nagpapagaling sa ospital, nagsimula ring magpakita ang mga kamag-anak ni Phil. Hindi na bago sa kanya ang mga ganoong tao. Ngunit ngayon, marami na sa kanila ang nagsisimulang mga alam. Magtanggang makialam sa negosyo at manghimasok sa mga desisyon. Ang ilan sa kanila, mga malalapit na kamag-anak ni Ramon. Nagsimulang magtakda ng mga plano upang makuha ang kontrol sa kumpanya at mapanumbalik ang kanilang dating posisyon sa lipunan at negosyo. Phil, ang tatay mo, ang sakit niya. Malungkot na sabi ng tiyahe ni Ramon na si Beatrice. Isang matandang babae na lagi may pakialam sa lahat ng aspeto ng pamilya. Kailangan mong tumulong. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba kayang patakbuhin ang buong kumpanya na mag-isa? Saan ka pupulutin pag siya hindi na kaya? Pinipilit ni Phil na mapagkumbaba. Pero sa kabila ng kanyang galit, pinili niyang hindi makinig. Hindi siya mapapabagsak ni Beatrice. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong eksena, ang mga kamag-anak na hindi naaalala ang kanyang ama at hindi rin siya pinapansin kapag wala siyang kapakinabangan sa kanila. Ngunit ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na dumating sila at mangialam. Magkaiba na tayo ngayon, Chang. Sagot pa ni Phil, pinipilit na mapanatili ang kalma. Hindi ako magpapadala sa mga ganitong laro. Ako na ang mamamahala ngayon. At kung may nais mang kayong iparating, may mga tamang paraan ang paggawa niyan. Habang ipinagpatuloy ni Phil ang paghawak sa kumpanya, hindi naman maiwasan na may mga taong nagsasamantala sa kabaitan at pag-unawa ng binata. Ang mga kasosyo ng negosyo na dating maligaya sa pagbabalik ni Ramon ay nagsimulang magtakda ng mga malupit na kondisyon sa mga proyekto at kontrata. Inaasahan nilang madali nilang mapapaikot si Phil dahil sa kabutihang loob nito. Phil, nagsimulang magsalita si Mark, isang kasosyo ni Ramon na matagal nang kilala sa negosyo. Alam mo naman na may mga malalaking plano tayo para sa kumpanya. Ang problema, hindi ka naman natin makukonsider bilang matatag na leader kapag wala kang sapat na karanasan. Mark, hindi ko kailangan ng iyong pag-aalala. Sagot naman ni Phil na medyo tumigas ang tono. Ang tatay ko ay nagtayo ng kumpanya ng mag-isa at tinutulungan ko lang siyang ipagpatuloy ang sinimulan niya. Hindi ko kailangan nang hindi naman kailangan ng mga komentaryo. Subalit hindi pa rin nakontento si Mark. Ang mga tao sa paligid ni Phil ay nagmistulang, nagdududa at nagtanong kung kaya ba niya talagang patakbuhin ang kumpanya. May mga pagkakataon pa na may mga lihim na usapan na nagaganap sa likod ng kaniyang mga hakbang, mga kasosyo na nagsasabing maghahanap sila ng ibang leader kapag hindi pa rin bumangon si Ramon. Hindi nila nakita ang potensyal ni Phil.
kaya't ang iba ay nagplano na nga ng hakbang upang palitan siya sa posisyon. Ngunit hindi lahat ng tao ay nagsamantala sa kabaitan ni Phil. May mga malalapit ding kaibigan ni Ramon na nagsisilbing gabay kay Phil. Tinulungan siya sa mga mahihirap na desisyon at nagbigay ng mga saloobin tungkol sa negosyo. Isa na rito si Antonio, isang matagal ng kaibigan ni Ramon at isa sa mga pinakamagaling na executive sa industriya. Phil, hindi lahat ng tao ay makikinig sa'yo o susuporta sa mga ideya mo. Sabi ni Antonio sa isang pribadong usapan sa opisina. Pero may mga taong tapat at sila ang makakatulong sa'yo. Kaya kailangan mo maging matatag at huwag kang magpapadala sa inggit ng iba. Ang mga salitang ito ay nagsilbing gabay kay Phil na nagbigay lakas loob sa kanya upang patuloy na ipaglaban ang posisyon niya sa kumpanya. Hindi madali ang magtanggol laban sa mga pagtutol. Ngunit natutunan niyang makinig at magsuri ng mga plano ng may matibay na pananaw. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong lumakas ang loob ni Phil. Nakita niyang hindi lamang ang ama ni Ramon ang dapat niyang alagaan, pati na rin ang kumpanya at ang mga desisyong nakapaligid dito. Unti-unti pinakita niya sa mga board members at mga kasosyo ng kumpanya na kaya niyang patakbuhin ang negosyo na hindi siya basta-basta matitinag ng mga pagsubok at pananaw ng iba. Isang araw, nagkaroon sila ng malaking pagpupulong kung saan magtatanghal si Phil ng mga bagong proyekto at direksyon ng kumpanya. Alam ko na maraming hindi kumbinsido sa akin, simula ni Phil sa harap ng mga board members. Pero ang kumpanya ni Ramon Velasco ay matibay dahil sa mga prinsipyo nito. Kaya hindi ko basta-bastang isusugal ang mga nakuha namin mula sa mga sakripisyo. Sa susunod na mga taon, ito ang magiging foundation natin. Ang mga kasamahan sa board ay tahimik at nakikinig. Minsan, ang mga mahihirap na sitwasyon ay nagiging pagkakataon para magpakita ng tunay na lakas. Pinipilit ni Phil na ipakita ang buong potensyal ng kanyang liderato at negosyo at unti-unting nagsimulang tanggapin siya ng ilan sa mga kritiko. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, naisip ni Phil na ang pinakamahalagang laban sa kanyang pinagdadaanan ay hindi lamang ang kontrol ng kumpanya, kundi ang pagtanggap sa kanya bilang anak at leader ng negosyo. Ang kanyang ama, si Ramon, ay walang lakas sa oras na iyon upang magsalita. Ngunit alam ni Phil na ang pagmamahal at pagsakripisyo ni Ramon ay nagsisilbing gabay sa kanyang landas. Habang tinatahak ni Phil ang bagong papel niya sa kumpanya, alam niyang may mga hamon na kinakaharap niya na hindi pa tapos. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang magtiwala sa kanyang sarili, sa mga tapat na tao sa paligid niya, at sa mga aral na natututunan mula sa ama. Sa kabila ng mga pagsubok at mga kamag-anak na nag-iisip ng kanilang sariling kapakinabangan, si Phil ay patuloy na humahawak sa pangako na hindi siya susuko sa laban na ito para kay Ramon, para sa kumpanya at para sa kanilang pamilya. Isang hapon habang abala si Phil sa mga papeles sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan sa trabaho. Sir, may mga documents po kayong tinatanong mula sa records room, sabi ng sekretarya. Sa opisina lang ako. Pagkatapos ko lang ng ilang bagay dito, kukunin ko na. Sagot pa ni Phil, sabay pindot ng call button. Kasunod ng tawag, nagsimula siyang maghanap ng mga dokumento sa kanyang mesa. Makalipas ang ilang minuto, dumaan si Eric, isang kasamahan ni Ramon sa negosyo at isang malapit na kamag-anak nito. Si Eric ay madalas makita sa kumpanya. Ngunit kamakailan lang ay may mga usap-usapan tungkol sa kanyang kredibilidad. Hindi ito nakaligtas sa mata ni Phil. Eric, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Phil na may kaunting pagdududa. Nang makita niyang nakaluhod si Eric sa harap ng kanyang mesa, ang mga kamay ay abala sa pagsusuri ng mga papeles. Nagulat si Eric, ngunit agad ding nagkunwaring hindi siya nagkakamali. Ah, wala naman. Tinutulungan ko lang si Ramon.
may inahanap lang ako na papeles tungkol sa mga lumang kontrata. Wala naman akong masamang intensyon, Phil. Pinagmasdan ni Phil si Eric. Hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Hindi ba't ako dapat ang nagbibigay ng instructions dito, Eric? Hindi ikaw. Sabi pa ni Phil habang nagsisimula ng maglakad patungo sa kanya. Alam kong ginagawa mo at hindi ko papayagan na maglaro-laro ka sa mga dokumento ng kumpanya. Kumunot pa ang noon ni Eric at agad siyang nagtakip. Wala akong ginagawa, Phil. Hindi mo ako dapat pagsabihan ng ganyan. Kumuha lang ako ng dokumento na kailangan ko. Yun lang. Ang kailangan mo ba, Eric, ay mga papeles na nag-uugnay sa negosyo ng pamilya ko? O may iba ka pang dahilan? Tanong ni Phil na may tindi ng boses. Alam niyang may mali sa sitwasyon at hindi siya papayag na gawing biro ito ng sinuman. Lalo na ng mga kamag-anak ni Ramon na alam niyang minsan ay nagpapakita ng hindi kinais-nais na ugali. Dahil sa nararamdamang tensyon, tumigil si Eric at tignan si Phil nang may galit sa mata. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi kita kayang labanan? Huwag mong gawing personal ang lahat ng to, Phil. Ako ay kapamilya ni Ramon. Ang mga salitang yon ay parang tinamaan si Phil, pero hindi siya nagpatinag. Ako rin ay pamilya ni Ramon. At ikaw, Eric, ay isa sa mga taong hindi ko dapat pagkatiwalaan. Matapang na sagot ni Phil. Kung gagamitin mo ang iyong koneksyon sa amin upang makuha ng mga impormasyon o papeles na hindi mo dapat hawakan, hindi ko lang titigilan ito. Lumapit si Phil kay Eric at binanggit ang pangalan ng security guard. Guard, pakikuha si Eric. Huwag siyang papapasukin sa kumpanya sa susunod. Nagulat naman si Eric sa sinabi ni Phil. Ano? Anong ibig mong sabihin, Phil? Wala kang karapatan para paalisin ako. Pamilya ako ni Ramon. Tinutulungan ko si Ramon. At ikaw, Eric, ginagamit mo lang ang pangalan ng pamilya ko para sa pansariling interest mo. Sagot ni Phil na may puot sa mga mata. Hindi ko alam kung anong binabalak mo. Pero hindi ko papayagan na makasira ka sa reputasyon ng kumpanya ni Ramon. Kung ayaw mong paalis, ako ang magpapaalis sa'yo. Ang tensyon ng kanilang pagitan ay tumindi. Naramdaman ni Phil ang init ng galit sa katawan. Ngunit hindi siya nagpadala. Alam niyang dapat niyang protektahan ang pangalan ng kanyang ama at ang negosyo na nagsisilbing pamana nito. Nagsimulang maglakad ang guard patungo kay Eric upang ipatupad ang utos ni Phil. Eric, pakibilisan na lang. Hindi ko na kayang patagilid na pag-usapan ito. Sabi ng guard. Ngunit si Eric sa sobrang galit ay nagsalita ng malakas. Hindi ko hahayaang ganito na lang, Phil. Wala kang karapatang ipagkait sa akin ang karapatan ko bilang kamag-anak na Ramon. Hindi ka karapat dapat magtakda ng rules dito. Sigaw pa ni Eric. Ang ibang mga empleyado naman sa paligid ay napatingin. Nag-aalala lang magdudulot ng masamang epekto sa buong kumpanya ang eksenang iyon. Si Phil ay hindi na lumapit kay Eric, kundi ipinagpatuloy ang pagtingin sa kanya na puno ng desisyon. Sa ngayon, ikaw ay wala na sa kumpanya. Ang mga ganitong pagkilos, Eric, ay walang puwang sa negosyo na itinayo ni Ramon. Dahil sa walang patid na pagtutol ni Eric, pinilit siyang paalisin ang guard at hindi na nakapalagpa si Eric. Bago tuluyang lumabas, ibinato niya ang matalim na mga salitang. Maghihintay ako sa araw na matutunan mong mahalin ang pamilya mo ng buo, Phil. Hindi ko alam kung anong klaseng pinuno ka, pero hindi ako magpapatalo. At agad na umalis si Eric sa kumpanya na parang naiwan sa hangin ang mga salitang yon. Sa kabila ng init ng eksena, pinili ni Phil na tumahimik. Nagmamasid lamang sa mga naganap. Hindi niya hinayaan ang galit o emosyon na magtulak sa kanya upang magkamali. Sinisigurado niyang protektado ang integridad ng kumpanya at ng pamilya niya. Matapos ang mga insidente, nagtulungan ang mga kasamahan ni Phil sa kumpanya upang ipagpatuloy ang operasyon at mapanatili ang mga proyekto ng pamilya Velasco. Bagamat may mga sumubok na magtangkang sirain ang tiwala at pagkakaisa ng pamilya, si Phil ay nananatiling matatag.
Alam niya ang kanyang pinakamahalagang laban ay hindi sa negosyo, kundi ang ipaglaban ng tiwala ng kanyang ama at ng mga tapat sa kanya. Hanggang sa huli, si Phil ay patuloy na tumatay yung leader ng kumpanya. Pinapatunayan sa lahat na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa dugo ng pamilya, kahit sa mga aksyon at desisyon na nagpapakita ng tapat at matibay na pamumuno. Matapos ang insidente sa kumpanya, hindi nagtagal ay nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol kay Phil sa kanyang pagiging leader. Hindi ito dahil sa mga nagawa ni Phil, kundi dahil kay Eric, na nagsimula na magtanim ng sama ng loob at magkalat ng mga kasinungalingan tungkol sa binata. Si Eric na hindi natanggap ang pagpapalaya sa kanya sa kumpanya ay naging galit na galit. Hindi siya tumigil hanggang sa makita niyang naapektuhan si Phil. Naghanap siya ng pagkakataon na maghasik ng kasinungalingan sa iba, lalo na sa mga taong malapit kay Ramon at sa negosyo. Pumunta siya sa iba't ibang lugar. Nagsasalita ng masasakit na bagay tungkol kay Phil, na para bang ito na ang pinakamahusay na paraan upang maibalik ang kaniyang dating posisyon sa kumpanya. Hindi ko na alam kung anong klase ng anak ang ipinanganak ni Ramon, sabi pa ni Eric sa isang kaibigan niyang nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya. Yung Phil na yan, akala mo kung sino? Hindi siya marunong makinig. Gusto niyang magmukhang leader pero hindi niya naman alam kung paano patakbuhin ang kumpanya. Mukhang palabas lang naman niyang lahat ng desisyon na ginagawa niya. Palpak! Ang mga ganitong kwento ay mabilis na kumalat. Hindi na nakakapagtaka na may ilang tao, lalo na ang mga hindi pabor kay Phil, na naniniwala agad sa mga sinasabi ni Eric. Nakita nilang isang magandang pagkakataon nito upang maghasik ng pagdududa sa kapasidad ni Phil bilang leader. Habang ipinagpapalagay ni Eric na mga salita niya hindi makakaapekto kay Phil, nagkamali siya. Hindi nakatakas sa mga tenga ni Phil ang mga ganitong usap-usapan. Habang dumadaan ang mga araw, naririnig ni Phil mula sa mga kasamahan sa negosyo na may nagsasabing hindi siya kayang pamunuan ang kumpanya at mas gusto pa raw ng iba na si Eric na lang magtuloy sa pamumuno. Isang araw sa isang board meeting, naramdaman ni Phil na ang mga usap-usapan ay umabot na sa loob mismo ng kumpanya. Sa isang pagkakataon, nagkitang muli sina Phil at Eric sa isang social gathering. Hindi na nakapagtimpik pa si Phil at sinadyang lapitan si Eric. Tinanong siya ng diretso. Eric, anong larong nilalaro mo? San ka ba patungo? Tanong ni Phil na may kabang naglalagablab sa kanyang mga mata. Tumingin naman si Eric kay Phil. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sinungaling na kwento, ngumisi siya. Phil, hindi mo ba alam? Kung ako ang tinulungan mo, eh baka sana hindi ka nanganganib na mawala ng lahat ng to. Eh kaya lang, pinili mo magpatawad. At yan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Nagulat si Phil sa sinabi ni Eric. Anong ibig mong sabihin pinili ko magpatawad? Anong tinutukoy mo? Sumagot si Eric na may pagnanasa sa mata. Alam mo bang hindi lang ako nagsasabi ng mga to? Marami nang naniniwala na hindi mo kaya. Ang taas ng expectation nila sa'yo. At sa huli, ikaw din ang maghihirap. Hindi na makapaniwala si Phil. Kung naniniwala silang wala akong kakayahan, wala na akong magagawa. Pero kung ganito ang tinanim mo sa manang loob, Eric, sana ay nahulog ka na lang. Huwag mong gawing paninirang pagbabalik loob na ginawa ko sa'yo. Nasa ganitong tensyon na siya at hindi niya na kayang pigilan ni Phil ang galit. Tama na, Eric. Wala akong panahon sa mga laro mo. Kung may alam kang mali sa akin, magsalita ka. Pero kung nagtatago ka lang sa likod ng mga kasinungalingan, mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Wala akong kailangang patunayan sa'yo, sagot pa ni Eric. Pero tandaan mo to, Phil. Ikaw lang ang naniniwala na kaya mong pamunuan ang lahat. Hindi ko alam kung paano pakikilos sa mga tao sa paligid mo kung patuloy mong ipaglalaban ang hindi mo kayang panghawakan. Matapos ang harapang pag-uusap na iyon, nag-isip si Phil. Hindi na siya nagpatuloy sa pakikipagdebate kay Eric.
Alam niyang mas mabuting mag-focus na lamang siya sa mga mahahalagang bagay at hindi napatulan ang mga kasinungalingan. Ang mga huling sinabi ni Eric ay nagsilbing panghihikayat kay Phil upang mas maging matatag. Nais si Phil na patunayan na kaya niyang patakbuhin ang kumpanya. Hindi dahil sa suporta ng mga tao, kundi dahil sa sarili niyang kakayahan at pamumuno. Nang bumalik siya sa opisina, agad niyang inatasan ang kanyang mga tagapayo upang masusing mag-search sa mga papeles at proyekto na hinawakan ni Eric. Hindi siya nagpadala sa mga kwento at paratang na ipinakalat nito. Sa halip, pinili niyang gumawa ng mga hakbang upang tiyakin na malinis ang lahat ng aspeto ng kumpanya at hindi na siya matitinag sa mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na linggo, natutunan ni Phil na hindi lahat ng bagay ay madali. Ngunit natutunan din niyang ang tunay na laban ay hindi sa paninira ni Eric, kundi sa kanyang kakayahang magpatuloy sa harap ng mga pagsubok at maging matatag sa pamumuno sa kumpanya. Ang mga hamon at paninirang dulot ni Eric ay nagsilbing lakas para kay Phil, na patunayan sa lahat na siya ay may kakayahang magtagumpay at makapagtulungan sa lahat ng mga tamang tao. Isang tahimik na umaga, habang abala si Phil sa kanyang mga gawain, nag-ring ang kanyang telepono. Iniisip niya na siguro na isa na namang routine na tawag mula sa kanyang mga kasamahan sa negosyo o di kaya'y mga tanong tungkol sa operasyon ng kumpanya. Ngunit nang makita niyang tumawag ay isang hindi kilalang numero mula sa ospital, naramdaman niyang may hindi magandang balita. Dali-dali niyang sinagot ang tawag. "Hello? Sino po ito?" tanong ni Phil, medyo kinakabahan. "Magandang araw, Sir Phil. Kami pong ospital na nag-aalaga sa inyong ama, si Ramon Velasco. Kailangan po namin kayo makausap tungkol sa kanyang kalagayan." Sagot ng nurse sa kabilang linya na may bakas pa ng pagka-worried sa kanyang boses. "Anong nangyari? Anong kalagayan ni Papa?" Nag-aalalang tanong ni Phil habang unti-unting nararamdaman ang pag-aalala na dahan-dahang umaabot sa kanyang puso. "Ang inyong ama po ay kasalukuyang nasa critical na kondisyon. Ang kanyang kalusugan ay labis na nanghihina sa mga nakaraang araw. Ang resulta ng mga pagsusuri ay nagpapakita ng malubhang komplikasyon sa kanyang kalusugan. At sa ngayon po, ang kanyang kalagayan ay 50-50 na lamang," paliwanag ng nurse. Tumatakbo ang oras kay Phil. Ang mga salitang 50-50 ay tumusok sa kanyang puso at hindi niya alam kung anong gagawin. Napansin niyang nahirapan siyang huminga. Kailangan niyang makarating sa ospital. Ngunit kailangan niyang maging maligaya at malakas para kay Ramon. "Salamat po. Papunta po ako ngayon," sabi ni Phil sabay pagkatapos ng tawag. Dahil sa pagmamadali, halos hindi naman napansin ni Phil ang mga detalye ng kanyang biyahe papunta sa ospital. Laking takot at kaba ang nararamdaman niya habang dumadaan siya sa traffic at mga kanto patungong ospital. Sa bawat padaos-dos ng oras, parang dahan-dahang bumabagsak ang mundo sa paligid niya. Ang ama niyang si Ramon, na may malupit na karanasan sa buhay, ngayon ay nahaharap sa matinding pagsubok. Pagdating niya sa ospital, agad siyang dinala sa ICU, kung saan nakamonitor si Ramon. Laking gulat ni Phil nang makita ang ama na nakakonekta na naman sa maraming aparatos at halos hindi na makilala ang kondisyon nito. Tila ba ang kanyang ama ay napakabigat ang pakaramdam at ang mga mata ni Ramon ay tila nalulumbay. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, nakita ni Phil ang matibay na desisyon sa kanyang ama. Hindi ito basta-bastang bibigay. Kaya't nagpasya si Phil na manatili at magdasal para sa pagpapagaling ni Ramon. Habang pinagmamasdan ng ama, nagdesisyon si Phil na alamin ang buong katotohanan sa likod ng kalagayan ni Ramon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang matatag na tao tulad ng kanyang ama ay nakarating sa ganitong sitwasyon. Sa kanya naisip na may posibilidad na hindi lamang sakit ang naging senhe ng kalagayan ng ama. Baka may ibang dahilan, isang dahilan na matagal niya nang nararamdaman, ngunit hindi pa niya kayang tanggapin. Isang hapon habang naglalakad si Phil sa ospital at papunta sa isang bahagi ng ICU, nakita niya ang security guard na nagmamasid sa mga CCTV camera. Hindi siya nakaligtas sa mata ng guard
Naglakad siya patungo sa desk ng guard at tinanong ito. May nangyari bang kakaiba sa ama ko? Wala bang iba pang mga tao na pumasok o lumabas sa silid niya? Tanong ni Phil, gamit ang mahinahong tono ngunit puno ng kuryosidad. Sir Phil, actually may napansin ho kami. May mga ilang imahe sa CCTV na hindi kami sigurado kung tapat ba sila sa pasyente. May nakita kaming isang tao na pumasok sa silid ng iyong ama noong isang gabi. Sagot ng guard. Dahil sa sinabi ng guard, ipinag-utos ni Phil na tingnan ang mga recordings ng CCTV. At habang tinitingnan ni Phil ang mga footages ng nakaraan, tumigil ang kanyang mga mata sa isang partikular na eksena. May isang lalaking pumasok sa silid ng kanyang ama sa kalagitnaan ng gabi. Hindi malinaw ang mukha nito, ngunit ang katawan at tinding ng lalaki ay pamilyar kay Phil. Ang lalaking iyon ay si Frank, ang tiyuhin ni Phil na kapatid sa ama ni Ramon. Si Frank ay isang matandang kamag-anak na matagal nang nawawala sa buhay ni Ramon at hindi na iyon nakita ni Phil ng matagal na panahon. Frank! Mahinang tinig ni Phil habang pinagmamasdan ang imahe ng lalaki sa CCTV. Bakit siya nandyan? Si Frank ay isang matandang kamag-anak na matagal nang hindi nakikita sa buhay ni Ramon. Sa kabila ng pagiging pamilya, alam ni Phil na hindi naging maganda ang relasyon ng kanyang ama at si Frank. Minsan may mga issue sa negosyo at mga personal na hindi pinagkakasunduan, na hindi kailanman napag-usapan. Hindi naman ito naisip ni Phil na may kinalaman sa kalagayan ng ama hanggang sa nakita niyang may ginugugol na oras si Frank sa ospital. At ang masakit pa, tila ito nagbibigay ng pagkakataon upang masaktan ang kanyang ama. Nagpatuloy pa si Phil sa pag-iisip. At sa mga sumunod na linggo, natuklasan niya na si Frank pala ay may balak na makuha ang ari-arian ni Ramon. Matagal na itong may layunin na agawin ang negosyo at kayamanan ni Ramon. At ngayon, nagsasagawa siya ng mga hakbang upang maligaw ang mga doktor at pamilya at upang magmukhang natural ang mga pangyayari. Si Frank ay may maling intensyon at ang lahat ng ito ay isang bahagi ng kanyang masamang plano. Laking gulat ni Phil nang malaman niya ang sakit ng kanyang ama ay hindi lang dulot ng normal na kondisyon. Ang mga manipulations na ginawa ni Frank ay nagpapatindi sa kalagayan ni Ramon. Hindi lamang ito simpleng sakit, kundi may halong pananabotahe sa likod nito. Hindi nagtagal, nagpa siya si Phil na harapin si Frank at tanungin siya tungkol sa kanyang intensyon. Isang araw nagkita sila sa isang pribadong lugar. Frank, alam ko ng lahat. Alam kong ginagawa mong pagpapahirap kay Papa. Alam kong plano mo. Sabi ni Phil ng malakas at matatag. Nagtangka namang magpaliwanag si Frank. Phil, hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ito ay para sa akin at sa pamilya ko. Nais ko lang na makuha ang nararapat sa amin. Ang negosyo ng pamilya ay para sa lahat ng miyembro nito at hindi lamang sa kanya. Hindi tinanggap ni Phil ang mga paliwanag ni Frank. Hindi ko hahayaan na mangyari pang plano mong to, Frank. Hindi ako papayag na madamay pang buhay ng aking ama sa mga personal mong interes. Sagot ni Phil na puno pa ng determinasyon. Nagsimula ang laban at hindi na lamang para kay Ramon, kundi para na rin kay Phil mismo na ipaglaban ang tamang landas at protektahan ng kanyang ama mula sa mga taong gustong saktan siya. Ang kanyang desisyon ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na pagtuklas sa tunay na pakay ni Frank at sa lahat ng mga manipulasyong nangyari sa likod ng lahat ng ito. Habang ang tensyon sa pagitan ni Phil at ni Frank ay patuloy na lumalaki, naramdaman ni Phil ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi madali ang mga laban na kinakaharap nila. Hindi lang laban sa mga sakit na Ramon, kundi laban sa mga kamag-anak na nais kontrolin ang buhay at yaman ng pamilya. Tumagal ang mga araw ng pag-iisip at paghahanda. Ipinagpatuloy ni Phil ang pagtutok sa kalusugan ng kanyang ama habang sabay naman na naghahanap ng mga ebidensya laban kay Frank. Isang araw, habang naghahanda ng mga papeles para sa mga legal na hakbang na maaari niyang gawin laban kay Frank, nakatanggap si Phil ng tawag mula sa isang abogado
Ang tawag ay naglalaman ng isang mahalagang impormasyon. Napag-alaman ng abogado na may mga dokumentong ipinakita si Frank sa isang mga kasamahan ni Ramon sa negosyo. At ang mga dokumentong ito ay may kinalaman sa pagbebenta ng ilang ari-arian ng pamilya. Ang mga dokumentong ito ay hindi otorisado ni Ramon at mas lalong hindi na pinayagan pa ni Phil na may kinalaman sa mga hakbang na iyon. Si Frank, sa ilalim ng lahat ng to, ay may plano talagang ipagpatuloy ang kanyang agenda na makuha ang bahagi ng negosyo na hindi naman nararapat sa kanya. Ang mga hakbang ni Frank ay nakatakdang magresulta sa pagkawala ng mga mahahalagang assets ng pamilya na sa totoo lang ay magiging kapakinabangan lamang ni Ramon at ni Phil. Hindi na nagdalawang isip pa si Phil. Ang mga ebidensyang nakalap niya at ang malupit na plano ni Frank ay sapat na para magdesisyon si Phil na harapin ito ng walang takot. Hindi na siya dapat magpapatalo o magpapapekto pa sa kasinungalingang ipinakalat ni Frank. Alang-alang sa ama, alang-alang sa pamilya, magtutuloy siya sa laban. Isang hapon, pinuntahan ni Phil si Frank sa isang kanto ng kanilang lumang bahay. Nakita niya si Frank na parang naghihintay sa isang pagkakataon upang muling mangyari ang kanyang mga plano. Walang pag-aalinlangan, nilapitan ni Phil si Frank. Hindi ko napapayagan na mangyari pang gusto mong mangyari, Frank. Sabi ni Phil ng matigas. Hindi naman nagtakang tiningnan ni Frank si Phil. Alam niyang darating din ang araw na makakaharap siya ng walang takot. Anong ibig mo sabihin, Phil? Tanong ni Frank, na medyo naguguluhan na sa tono ni Phil. Alam ko ang mga plano mo, Frank, at hindi ko papayagan na magtagumpay ka. Hindi mo pwedeng gamitin ang sakit ng ama ko upang makuha kung anong hindi sa'yo. Sagot ni Phil na puno naman ng determinasyon. Ngunit napangisi lamang si Frank. Kung hindi mo alam, Phil, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ko at sa pamilya ko. Ako na lang natitirang kakampi ni Ramon. Kung ikaw lang naman ang magmamanage ang negosyo, mas lalo tang tayong gugulo. Pero hindi mo ako matitinag, Frank. Mariing sagot ni Phil. Ang negosyo ay hindi masayang kontrolin, kundi magbibigay ng kabutihan sa lahat. Hindi para magtago ng interes sa hindi nararapat. Ikaw lang may gustong makuha ang lahat. Pero hindi ako makakapayag. At doon na nga ang desisyon ni Phil na protektahan ang pamilya at ang negosyo ay naging malinaw. Hindi niya alintana ang mga paninira ni Frank at ang mga bagay na patuloy nitong ipinapalaganap upang magmukhang siya ang makikinabang sa lahat. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang laban ni Phil para kay Ramon at sa pamilya niya. Matapos ang ilang linggo ng masusing investigasyon at legal na hakbang, natuklasan ni Phil na hindi lamang si Frank ang may mga lihim. Marami pang mga taong matagal nang naghahanap ng pagkakataon na sirain ang negosyo ni Ramon. Ngunit hindi ito natutuloy. Ginamit ni Phil ang lahat ng ebidensya laban kay Frank at nagdesisyon na magsampan ng kaso. Nang matanggap ni Frank ang mga legal na hakbang, natutunan niyang hindi siya makakabalik sa posisyon niya sa negosyo. Ang mga plano niyang kontrolin ang negosyo ng pamilya ay tuluyang nauurong. Ngunit, hindi iyon ang pinakamahalaga kay Phil. Ang pinakamahalaga ay ang makuha ang tamang hustisya para kay Ramon. At kahit panahirapan siya sa mga pagsubok na dumarating sa kanya, nakita ni Phil na sa pamamagitan ng tapang at determinasyon, kaya niyang harapin ang lahat. Isang araw dumating si Ramon sa bahay nila at nakita niyang buhay pa ang kanyang ama. Bagamat mahina, ang positibong pananaw ni Ramon sa buhay ay patuloy na nagbigay ng lakas kay Phil. Nais ni Phil na ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya ng may integridad at hindi dahil sa material na bagay. At sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang kanyang laban upang mapanatili ang dangal at pangalan ng kanilang pamilya. Si Frank, bagamat natalo sa kanyang balak, ay natutunan din na hindi kayang sakupin ang lahat ng bagay sa buhay, hindi sa pamamagitan ng kasinungalingan, at hindi sa paggamit ng ibang tao.
Si Phil naman sa kabila ng lahat ng pagsubok ay natutunan kung paanong magtagumpay gamit ang tamang mga hakbang at prinsipyo. Sa mga huling linggo ng pagkakasakit ni Ramon, nagpatuloy si Phil sa pangangalaga at pamumuno ng kumpanya. Ngunit higit pa roon, natutunan niyang magpatawad. Hindi niya inalintana ang lahat ng paninira at kasinungalingang ipinakalat ni Frank. Ang mas mahalaga para kay Phil ay ang maprotektahan ng pangalan at dignidad ng kanyang pamilya at ipagpatuloy ang legasiya ng kanyang ama. At sa tamang pamamaraan, sa bawat akbang, natutunan niyang hindi lahat ng laban ay para sa material na bagay. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagkakaroon ng malasakit at integridad sa bawat desisyon na ginagawa. Habang nagkakasama si Phil at Ramon sa mga huling araw ng buhay ni Ramon, napagtanto nila na ang bawat sandali ng pagsasama ay isang biyaya. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, patuloy na nagpupunyagi si Phil na ipagpatuloy ang itinaguyod na negosyo ng pamilya at pangalagaan ng mga alaala ng kanilang nakaraan. Habang si Ramon ay nakahiga pa rin sa ospital, abala si Phil sa mga gawain sa kumpanya. Patuloy na pinapangalagaan ang negosyo ng kanilang pamilya at inaasikaso ang mga legal na usapin tungkol sa mga kamag-anak na nagnanais makuha ang kanilang mga ari-arian. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala sa kanyang isipan si Ramon. Hindi siya titigil sa pagdalaw sa ospital araw-araw. Umaasang muling magising ang kanyang ama at makausap siya ng matino. Isang araw nang dumaan si Phil sa ospital pagkatapos ng ilang mahabang oras sa opisina, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa nurse na nag-alaga kay Ramon. "Sir, nagising niyo po ang inyong ama," sabi ng nurse sa kabilang linya. "Talaga?" sagot naman ni Phil. Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Pwede ko ba siyang makita kaagad?" "Pwede po. Medyo mahina lang siya pero nakakailang dalaw na siya. Pinapaabot po namin sa inyo." Agad na nagmadali si Phil at pumunta sa ospital. Hindi na alintana ang pagod at ang dami ng trabaho. Nais niyang makasama ang kanyang ama at marinig ang mga saloobin nito. Nang makarating siya sa kwarto ni Ramon, nakita niyang nakaupo lamang ang kanyang ama. Bahagyang nangihina, ngunit may buhay na sa mga mata. "Pa?" tawag ni Phil habang papalapit sa kama ni Ramon. "Pa, gising ka na." Si Ramon ay tumingin kay Phil at ngumiti ng mahina. "Phil," aniya sa mahinang tinig, "kamusta ka na? Ang tagal kong hindi nakita ang iyong mga mata." "Pa, ang tagal mo na wala sa akin," sabi ni Phil habang umupo ito sa tabi ng kama. "Pa, gusto kong malaman mo na mahalaga ho kayo sa akin at hindi ko ho kaya kung mawawala ka." "Alam ko," sagot naman ni Ramon at bahagyang umabot ang kamay niya upang hawakan ang kamay ni Phil. "Lagi mong tatandaan, ikaw ang magdadala sa ating mga pangarap. Ang mga bagay na nagawa ko sa buhay ay hindi pa tapos. Alam kong magtatagumpay ka, anak." Nakangiting tumingin si Phil sa kanyang ama. "Marami ho akong gustong ikwento sa iyo, pa. Kahit hindi ka nakikita sa opisina, nagtagumpay ho kami. Ang mga proyekto ho na pinangunahan ko ay nagsimula ng magbunga. Ang mga business deals na pinaghirapan natin ay naging matagumpay. At ang negosyo natin ay patuloy na lumalago." Napansin naman ni Ramon ang sigla sa mukha ng anak. "Anong mga proyekto iyon, Phil?" tanong pa ni Ramon, nais na marinig ang mga detalye. "May isang malaking proyekto tayo na nagsimula sa pagbuo ng isang partnership sa mga international na kumpanya. Noong una medyo maraming balakid pero dahil sa mga naging decision ko at sa tulong ng mga kasamahan ko sa trabaho, natutunan ko kong pamahalaan ang mga pagsubok. Ang mga pagkakataon na binigay mo sa akin, pa, yun ang nagsilbing gabay ko. Kaya ako nagawa itong pangarap natin hindi lamang para sa sarili ko," sagot ni Phil. Ang mga mata ay kumikislap sa tuwa.
Napangiti naman si Ramon sa mga narinig mula kay Phil. Tama ang ginawa mo, anak. Alam ko na hindi madali. Pero nandyan ka para sa atin. At alam ko na magtatagumpay ka at magiging maayos ang lahat. Magpatuloy ka lang. Magiging maayos rin ang lahat. Habang patuloy na nag-uusap sina Phil at Ramon, naaalala ni Phil ang lahat ng mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Hindi lamang ito mga aral tungkol sa negosyo, kundi ang mga prinsipyo sa buhay, pagpapahalaga sa pamilya, at ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. Siya na ngayon ang nagsisilbing tagapagtanggol ng kanilang pangalan, hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa kanilang mga pangarap. Bilang isang pamilya. At tulad ng inaasahan ni Phil, nagsimula ng magtagumpay ang mga proyekto sa opisina. Isa na itong patunay na ang mga sakripisyo at pagsusumikap ng kanyang ama, pati na rin ang sariling pagtitiis at lakas ni Phil. Siya na ngayon ang magpapatuloy sa mga bagay na pinagtibay ni Ramon. Ngunit alam niyang hindi niya magagawa ito na mag-isa. Pa, sabi ni Phil habang hawak ang kamay ng ama. Huwag kang mag-alala. Magpapatuloy ako sa lahat ng ipinagpasya mo. Gagawin ko ito para sa'yo at para sa pamilya natin. Muling ngumiti si Ramon. At sa kabila ng kanyang panghihina, naramdaman ni Phil ang buong pusong suporta at pagmamahal ng kanyang ama. Alam ko, Phil, sagot ni Ramon. Mahal kita. Ipagpatuloy mo ang laban para sa atin. At doon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Phil. Isang kabanatang puno ng mga hamon, tagumpay, at mga pag-aalala sa mga aral na tinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa bawat hakbang na tinatahak niya, naaalala niya ang mga sakripisyo. Hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa pamilya at sa bawat pangarap na nais nilang matamo. Habang si Ramon ay patuloy na nagpapagaling sa ospital, nagpatuloy si Phil sa pag-aasikaso sa kumpanya at mga proyekto. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi niya kayang alisin ang pag-aalala sa mga saloobin at aral ng kanyang ama. Bawat hakbang na ginagawa ni Phil ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para na rin sa mga pangarap na pinaghirapan nilang magkasama ni Ramon. Alam niyang hindi madaling pamahalaan ang negosyo mag-isa. Ngunit si Ramon ang naging inspirasyon niya para magpatuloy. Isang linggo matapos ang kanilang pag-uusap, nakatanggap si Phil ng isang tawag mula sa isang kaibigan sa kumpanya. Sir, may emergency na kailangan nating asikasuhin, sabi ng kaibigan sa kabilang linya. Anong emergency? Tanong pa ni Phil. Agad na nag-alala. May isang investor na nag-alangan na ituloy ang partnership dahil raw sa mga isyong lumabas tungkol sa ilang proyekto natin. Kailangan mong dumaan sa office, sir. Agad na nagmadali si Phil pumunta sa opisina. Naisip niyang kailangan niyang maayos ang isyong to upang hindi masira ang mga naging hakbang nila para sa negosyo. Pumasok siya sa opisina at nagtungo sa conference room kung saan naroon ang mga kasamahan niyang nag-asikaso ng mga issue. Nandoon din ang investor, isang malupit na negosyante na naging key player sa pagpapalawak ng kumpanya. Phil, kailangan ko ng mga kasiguruhan tungkol sa mga proyekto na pinag-usapan natin. Nakakarating sa amin ang mga isyong hindi nararapat. At ang aming kumpanya ay hindi kaya mag-invest sa isang proyekto na may duda. Sabi ng investor habang nakatayo. Huwag po kayong mag-alala, sagot ni Phil na may matibay na paninindigan. Lahat po ng proyekto ay nasubok na. At ang lahat ng isyong ipinapalaganap ay walang basihan. Hindi namin hahayaan na magtagumpay ang mga balakid na ito. Nandiyan ang mga ebidensya at ang transparency sa lahat ng aspeto ng proyekto. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang investor. Eh Phil, paano ko malalaman na hindi ito magiging isang malaking problema? Ang mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga kasamahan mo at sa kumpanya ay isang malaking alarma para sa amin. Mabilis na kumilos si Phil at ipinakita ang mga detalye ng mga proyekto, pati na mga dokumento at mga testamento na nagsasaad ng kahalagahan ng bawat hakbang na kanilang ginawa. Kami po ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang
para mapabuti ang bawat aspeto ng proyekto. Ipinagpapasadyos namin ang bawat desisyon at ang mga kamalian ay hindi naging sagabal sa amin. Kami po ay tapat sa negosyo at kami ay handang magtrabaho upang matulungan kayong mapabuti ang inyong investment. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan at hindi nagtagal ay naging malinaw sa investor na seryoso si Phil sa pagpapalago ng negosyo. Sigurado ka bang kayang-kaya mo ito, Phil? Huwag mo hayaang magduda kami. Tanong pa ng investor. Ang negosyo po ay hindi biro. Ang halaga ng tiwala at pagsusumikap ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit ano. Kaya magtiwala po kayo sa amin. Kami po ay hindi titigil hanggat hindi namin aabot ang pinakamataas na antas ng tagumpay. Sagot ni Phil na puno ng determinasyon. Sa wakas, pumayag ang mga investor na ituloy ang partnership at nagpatuloy ang negosyo ng pamilya ni Phil sa tamang landas. Nang makalabas siya sa opisina, ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ngunit sa parehong oras, naramdaman din niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang ama. Nagpatuloy siya sa pag-aalaga sa kumpanya at sa pagpapalawak ng kanilang mga proyekto. Hindi lamang dahil sa negosyo, kundi para na sa mga pangarap na pinaghirapan nila ni Ramon. Hindi pa rin nakakaligtas si Phil sa mga pagsubok na dulot ng mga kamag-anak na nagtatangkang sirain ang kanilang pamilya at negosyo. Isang araw, habang abala siya sa pagpaplano ng isang bagong proyekto, dumating si Eric, ang pinsan ni Phil na may dalang mga papeles. Tumungo ito sa opisina ni Phil at nagpa siya nakausapin siya tungkol sa negosyo. Phil, kailangan natin mag-usap, sabi ni Eric nang pumasok sa kanyang opisina. Ano nangyari, Eric? Bakit ka nandito? Tanong ni Phil na may halong kaba, ngunit pinipilit na magpakita ng kahinahunan. Alam mo na may mga isyo na lumalabas sa negosyo at kailangan mong tandaan na ang pamilya natin ay bahagi pa rin ng lahat ng ito. Hindi mo ito kayang pamahalaan ng mag-isa, sagot ni Eric habang inaabot ang mga dokumento kay Phil. Eric, kung may alam ka na hindi ko alam, sabihin mo na. Huwag mo akong gagawing mahina. Hindi kita papayagan na sirain ang pamilya ko, sagot ni Phil. Ang mata niya ay may titig na seryoso at matatag. Tiningnan siya ni Eric na may pagkutsa. Masyado ko naman yatang tiwala sa sarili mo, Phil. Hindi mo kayang gawin to mag-isa. Kailangan mo ng tulong. May mga paraan kami upang manatili ang negosyo ng walang ibang tao na manghimasok. Ang mga kasamahan ko sa kumpanya ay tapat sa akin. Ang mga balak ninyo, Eric, ay hindi ko hahayaang mangyari. Alam ko na hindi kayo natuto sa mga pagkakamali. Dahil sa hindi pagkakaunawan, nagkaroon ng matinding sigalot sa pagitan ni na Phil at Eric. Habang ang mga bagay ay tila naging magulo sa kanilang pamilya, ang hangarin ni Phil ay manindigan para sa pamilya at sa negosyo. Ipinagpatuloy naman ni Phil ang pamamahala sa kumpanya na may mga hamon at balakid. Ngunit nagsumika pa rin upang magtagumpay. Hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa pangarap ng kanyang ama na patuloy na naging gabay sa bawat hakbang na tinatahak ni Phil. Ang laban ni Phil ay hindi pa tapos at sa bawat hakbang ng buhay, natutunan niyang sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pamilya ang palaging magiging pinakamaimportanteng yaman sa lahat. Matapos ang matagal na pamamalagi ni Ramon sa ospital, isang magandang balita ang dumating kay Phil. Nagising na ang kanyang ama at sa wakas makakauwi na rin ito. Dama ni Phil ang malalim na pasasalamat at kagalakan nang malaman niyang tuluyan ang gumaling si Ramon. Ang mga araw ng pag-aalala at kalungkutan ay napawi at muli nagkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Isang araw habang si Phil ay abala sa pag-aasikaso sa mga papeles at mga proyekto sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Sir, ang inyong ama'y okay na, pwede na po siyang umuwi, sabi ng nurse sa kabilang linya. Salamat, nurse, sagot naman ni Phil na agad na nagmadali upang makita ang kanyang ama. Habang papunta siya sa ospital, hindi niya maiwasang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pagkakataong makasama pa ang kanyang ama. Gusto niyang ipagpatuloy ang mga pangarap nila
at magtulungan upang mapanatili ang negosyo at ang yaman ng kanilang pamilya. Pagdating ni Phil sa ospital, nagmamadali siyang pumasok at nakita si Ramon na nakaupo sa kama. May maliit na paggalaw ngunit puno ng sigla. Pa? Sigaw ni Phil at agad na yumakap sa ama. Phil, anak, sagot ni Ramon na bahagya namang umiti. Kamusta na kayo? Ang tagal kong nawala. Pa, okay lang kami. Masaya ako at makakauwi ka na. Hindi mo alam kung gaano kitang namiss. Sagot pa ni Phil habang inaabot ang kamay ng ama at tinulungan itong tumayo. Salamat anak. Alam kong sa bawat araw habang wala ako, ikaw ang nagpatuloy ng laban sa ating negosyo. Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ang sitwasyon. Sabi ni Ramon na halata ang kasiyahan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, si Ramon at Phil ay nagbiyahe na papuntang bahay. At habang naglalakbay sila, nag-uusap sila tungkol sa mga plano sa hinaharap. Phil, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo. Hindi mo lang pinangalagaan ang negosyo natin, kundi pati na rin ang pamilya. Alam ko na naging mahirap para sa'yo, pero ipagpatuloy mo lang ang laban. Sabi ni Ramon. Pa, hindi ko po ginawa ito para sa sarili ko lang. Ginawa ko po ito para sa atin. Gusto ko po na magtagumpay tayo at magpatuloy tayo sa mga pangarap natin. Hindi po ako titikil hanggat hindi ko nakikita ang buong pamilya natin na masaya at payapa. Sagot ni Phil na may determinasyon ang boses. Pagdating nila sa bahay, ipinasok ni Ramon sa kanyang kwarto at inilagay sa kama. Si Phil ay hindi naman tumigil sa pag-aasikaso sa ama at patuloy na pinapaalala ang mga plano para sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, alam nilang may mga usapin pa na kailangan nilang tapusin. Isang linggo matapos makauwi si Ramon, nagsimula na magsawawa ng investigasyon si Phil ukol sa mga taong may kasalanan sa kalusugan ng kanyang ama. Ang ilan sa mga kamag-anak at mga kasamahan sa negosyo na nagtangkang pagsamantalahan ang kanilang pamilya ay patuloy na binanmana ni Phil. Isa sa mga pinahihinalaan niya ay si Eric at ang pinsan na nagpasimuno ng maraming intrigang nagdulot ng kaguluhan sa kanilang pamilya. Matapos ang isang linggong pag-audit sa transaksyon ng kumpanya, natuklasan ni Phil na si Eric pala ang nagtangkang magsabwatan upang makuha ang kontrol sa negosyo ng pamilya. Kasama ng ibang mga kasamahan sa negosyo, nais ni Eric na samantalahin ang kalagayan ni Ramon upang kunin ang mga shares at ari-arian ng kumpanya. Hindi nagtagal, nagpatawag si Phil ng isang legal na konsultasyon upang magsimula ang mga aksyon laban kay Eric at sa iba pang mga kasabot nito. Ang lahat ng ebidensya ay pinatunayan ang pagkakasala ni Eric at ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Ang mga nilabag nilang batas at talituntunin ay nagdulot ng matinding pinsala sa pamilya ni Ramon at sa negosyo. Phil, wala akong alam sa lahat ng mga nangyayaring to. Sabi ni Eric nang kumontak siya kay Phil upang ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Eh, hindi ko naman sinasadya na mapilitang gawin to eh. Kailangan ko lang ng pera at wala akong ibang mapagpipilian. Tama nga ang sabi mo, Eric. Sagot ni Phil na ang boses ay matalim. Wala kang ibang pagpipilian. Pero hindi mo ba naisip kung ano magiging epekto nito sa pamilya natin? Pati sa negosyo natin na pinaghirapan ng mga magulang ko? Pati ikaw, na dati bahagi ng pamilya. Ginusto mong sirain ang lahat ng itinaguyod ng tatay ko at ng buong pamilya. Phil, patawarin mo ako. Hindi ko kayo mag-isa. Sagot ni Eric, ngunit halata na ang takot sa kanyang mga mata. Hindi na kita kayang patawarin, Eric. Kailangan mong harapin ang mga consequences ng ginawa mo. Sagot pa ni Phil na matigas ang puso. Pagkatapos ng lahat ng mga investigasyon at legal na hakbang, si Eric at ang kanyang mga kasamahan sa negosyo ay pinarusahan ng batas. Pinatawan sila ng mga parusa at nagbayad ang kaukulang halaga para sa mga pinsalang na idulot nila. Habang ang negosyo naman ni Phil at ang pamilya ni Ramon ay nakaligtas mula sa mga balak ng mga masasamang tao. Nagpatuloy sila sa bagong simula. Si Ramon ay muli nagsimula ng mga hakbang
upang makabawi at magpatuloy sa negosyo. Ngunit sa mas maligaya at mas maayos na kalagayan. Phil, sabi ni Ramon habang nag-uusap sila ng isang tahimik na gabing yon. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Nakita ko kung gaano ka nagmahal sa pamilya natin at kung paano mong protektahan ang negosyo. Pa, hindi ko po magagawa ito kung wala kayo. Ang mga natutunan ko sa inyo ay magiging gamay ko sa pamamahala ng ating negosyo. Sagot pa ni Phil. Muling binuo ni Ramon at Phil ang kanilang buhay at negosyo. At sa mga pagsubok na kanilang hinarap, natutunan nilang ang bawat laban ay may kapalit na tagumpay at pagpapatawad. Ang pamilya nila ay nagpatuloy sa pamumuhay ng payapa. At sa tulong ng kanilang determinasyon at pagmamahal sa isa't isa, nagpatuloy sila sa pagpapalago ng negosyo at mga pangarap na magsama-sama bilang isang pamilya. Matapos ang mga matinding pagsubok at mga taong nagkaroon ng masamang layunin sa negosyo ni Ramon at Phil, ang pamilya ay nagpatuloy sa kanilang buhay, puno ng pag-asa at bagong pagtingin sa hinaharap. Ang lahat ng pagkatalo at pagkatalo sa negosyo ay naging leksyon na nagsisilbing gabay sa kanilang mga susunod na hakbang. Si Ramon pagkatapos ng matagal ng paggaling ay nagsimula na magtulungan muli sa negosyo. Ngunit sa mas maingat na paraan, hindi na siya nagmadali. Alam niya may mga bagay na hindi pwede minamadali at na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagtutulungan at pag-unawa sa isa't isa. Habang si Phil sa kanyang pamamahala naman sa kumpanya ay nagsimulang magpatupad ng mga bagong polisiya na magpapatibay sa kanilang negosyo at magbibigay halaga sa bawat empleyado. Isa sa mga unang hakbang ni Phil ay ang maglunsad ng isang programa ng pagsasanay at pagpapalakas sa mga empleyado upang magtulungan at magtagumpay ang bawat isa sa kumpanya. Binigyan din niya ng pagkakataon ang mga nakaraang ka-team na may malasakit sa pamilya at negosyo upang makabalik sa kumpanya. Bilang bahagi ng kanyang pangako sa mas matibay na samahan. Isang araw habang nagsasagawa ng mga executive meeting si Phil, dumating ang isang tawag mula sa ospital at isang pangyayari na nagbigay ng malaking pagkakataon sa kanilang pamilya. Sir, may balita po kami ukol kay Tito Ramon. Sabi ng isa sa staff ng ospital, mabilis pong recovery niya at nagdesisyon siya na hindi na magpatuloy sa mga nakaraang negosyo na nagpapahirap sa kanyang kalusugan. Nagulat naman si Phil at nagsimulang mag-isip, ha? Anong ibig niyang sabihin? Anong plano ni Tito Ramon? Tanong niya. Ang tono ng kanyang boses ay nag-aalala. Si Tito Ramon po ay magpapahinga at magbibigay ng daan para sa mga bagong ideya at pamamahala. Nais po niya magpatuloy ang negosyo, ngunit sa mas malusog na paraan. At nais niya hong magbigay ng oportunidad para sa mga susunod na henerasyon ng negosyo. Sagot ng staff. Pinagmasta naman ni Phil ang buong senaryo. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang magpatuloy ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ngunit sa mas tamang paraan. Na hindi na kailangan pang isakripisyo ang kalusugan at kapakanan ng bawat isa. Ipinagpatuloy ni Phil ang mga plano at nagtulungan silang mag-ama na baguhin ang ilang aspeto ng kumpanya. Gumawa ng mga hakbang na magdudulot ng mas malalim na malasakit sa bawat tao sa loob ng negosyo. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala at kasamahan sa negosyo, hindi kailanman nakalimutan ni Phil at Ramon ang kanilang pamilya. Ang mga sugat na dulot ng kamag-anak na ng ape at sanhe ng kalituhan ay dahan-dahang naghilom at nagsimula silang magtulungan muli bilang isang buong pamilya. Si Ramon ay nagsimula na magsagawa ng mga pagkikita at pagkonsulta sa kanyang mga kapatid at kamag-anak upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan at magtulungan sa mga darating na taon. Isang araw, nagtipon ang buong pamilya sa bahay ni Ramon. Nandoon si Phil, ang kanyang ama at ang ilang mga kamag-anak. Si Eric na nagsimula sa lahat ng problema ay naroon din. Matapos ang ilang linggong investigasyon at legal na hakbang, nagsimula na magbago si Eric. Hindi na siya ang dating Eric na puno ng galit at inggit. Sa pagkakaroon ng mga hakbang na itinuto kay Eric upang mapatawad, pinili niya magbago. Phil, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng nangyari.
sabi ni Eric. Sa harap ng lahat, sinabi niyang, alam ko na nasaktan ko kayo at hindi ko kayang ibalik ang mga pagkakamali ko, ngunit nagdesisyon ako magsimula ulit at magtulong sa pamilya. Hindi ko dapat pinili ang daan ng galit. Tinitigan ni Phil si Eric ng mahaba at nakita niyang may malalim na pagbabago sa kanyang pinsan. Eric, hindi ko na kailangan magigante. Ang mahalaga ay magtulungan tayo bilang pamilya. Hindi na natin kayang sirain ang ating mga sarili dahil sa mga pagkakamali. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Phil at sa wakas, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Ang bawat isa ay nakatanggap ng pagkakataon upang magbago, magpatawad at magtulungan. Matapos sa mga pagsubok at magkasunod na tagumpay, ang pamilya ni Ramon at Phil ay nagpatuloy sa mas matatag na landas. Si Phil ay patuloy na namumuno sa negosyo at si Ramon naman, bagaman hindi na kasing lakas ang dati, ay patuloy pa rin na nagbibigay ng gabay at pagmamahal sa kanyang anak. Sa bawat hakbang nila, nagkaroon sila ng higit na malasakit sa bawat isa. At natutunan nila ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad at pagtutulungan bilang isang pamilya. Habang pinapalago ni Phil ang negosyo, ang mga aral mula sa mga pagsubok at mga malasakit na ipinakita ng bawat isa sa pamilya ay nagpatuloy bilang lakas na nagbukas ng bagong simula. At si Ramon sa kanyang pagpapatawad at paggabay ay nagsilbing halimbawa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pinakamahalaga sa buhay ay ang mga tao sa ating paligid. Ang pamilya na walang sawa sa pagmamahal at pagsuporta. Sa huli, nagpatuloy si Phil at ang kanyang ama sa isang mas matagumpay na negosyo. Tigit sa lahat, ang pamilya ni Phil ay nanatiling buo at masaya. Ang bawat isa ay natutong magpatawad, magtulungan at magsimulang muli. Mula noon, unti-unti nang inayos ni Ramon ang relasyon nila ni Phil. Hindi ito madali, maraming galit, maraming tanong. Pare-pareho silang nagpursige. Natupad ang hiling ni Mila na makilala ng anak ang ama. At si Phil, kahit na mahirap, natutong magpatawad para sa sarili at para sa alaala ng kanyang ina. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!